Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalallahu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Dalawang ayah lang muna basahin pa. Pada pakibasa, dalawang ayah. Yung dalawang ayah lang muna yung hadith siguro, hindi natin maapapaliwanag yung medyo. Yusriku na mala yukhluku say'an wahum yukhlaku. Wala yasta'tiwuna lahum nasran wala anfusahum yansurun. Wa qulu ta'ala walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir inna tad'uhum la yasma'una du'a'ukum walau sami'u mastazabu lakum wa yawmal qiyamati yakhuruna bi sirtikum wa la yunabbiukum bislu khabir. Wa fi sahih. Ah, okay na. Ayaw mo na. Padre, sa pwede pakibasa muna namin yung translation. Yan ay ayah, ano yan, sa... sa Kitab at-Tauhid. Hindi, ayah ng sa Quran na unang. Yung una, Suratul Arab, 91 tsaka 92. Tapos yung pangalawa naman. Para medyo... Ano? Surah 7, ayah 191 hanggang 92. Arab 91? 7. Nanonood pala siya. Yab-yab. 7? Ito na lang yung isa, oh. Oh. Tapos yung isang ayah pa. Anong ayah yung isa? English? Bilis naman. 191, Ustaz? O, yung 191 hanggang 192. 191? Do they attribute as partners to Allah those who created nothing, but they themselves are created? No help can they give them, nor can they help themselves. Sumunod na ayah, Suratul Pater. Ayah 13 tsaka 14. Pater, 35 ano? Ang surat number ng suratul pater. Anong... 35 ano? Gimikit niya? Anong pater? Ayah 13 tsaka 14. Siya lang papaliwanag atin na kaya puntahan niyo yung mga ayah na yan. He merged the night into the day. An example, the decrease in the hours of the pater night. Ba na surah yan, pater? Pater. 13 at tsaka 14? No, sige. He merged the night into the day, an example, the decrease in the hours of the night is added to the hours of the day. And he merged the day into the night, an example, the decrease in the hours of the day is added to the hours of the night. And he subjected the sun and the moon. Each runs in course for a term upon the Sabbath of Allah. Your Lord. Father. 13:14. Such is Allah, your Lord. He is the kingdom. And those whom you invoke or call upon instead of me, own not even a kitmir that he may pay over the dead stone. If you invoke or call upon them, they hear not your call. And if in case they were there, they were to hear, they could not grant it your request to you. And on the day of resurrection, they will disown your worshiping them, and none can inform you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, like him who is well acquainted with everything. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kitab at-Tauhid. Yung paliwanag ng akida o Kitab at-Tauhid. Ito ang alhamdulillah tayo ay siguro pang ilang ulit na natin 'to pinag-aaralan itong libro na ito. Maraming beses na ito na pag-aaralan. Ngayon, papunta naman tayo sa 17. Ang problema ng karamihan sa ating mga Muslim na minsan nga na lagi nating pinapaalalahan ng mga kapatid nating marurunong pero patuloy pa rin sila sa paggawa ng mga pagsuway o pagpunta sa mga pagkakasala lalo na sa katuruan ng Islam o sa akida. Bakit ang mga kapatid natin na mga napupunta sa ganyang mga gawain, katulad ng mga ginagawa ngayon na pagsama sa hindi mga Muslim,
Dahil, sa totoo lang, hindi nag-aaral ng akida. Hindi nag-aaral ng akida. Kapag ang isang Muslim hindi talaga nag-aaral ng akida, hindi pinag-aralan ng mabuti ang kanyang paniniwala, ang kanyang akida, ang kanyang belief, so confused siya sa kanyang akida. Hindi siya, wala sa kanya talaga yung tasdik at paghahawak na mabuti sa kanyang iman o sa kanyang akida. So kaya, hindi niya alam, tama ba o mali, sasama ako, hindi. Tatanggapin ko ba yan o hindi. Kaya ito ang kahalagahan talaga ng pag-aaral ng akida, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, nag-uutos sa atin. Sino ba ang tagapag-utos ng mga lahat ng kautusan? Sino ba ang tagapagbawal ng lahat ng pinagbabawal? Siya. Hindi yung mga kupar, hindi yung mga kaibigan natin, yung mga mahal natin sa buhay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng kautusan. Nagampanan natin ang mga tungkulin para makamit natin ang malaking gantimpala at iwasan natin ang pinagbabawal para huwag tayong mapahamak. So, ano ba, itong nakalipas na mga pangyayari o panahon na darating na naman yung bagong taon. Bagong taon. Ayan, hindi naman yan sabi la, yan, hindi naman yan talaga, walang relasyon na sa ating ibada. Sa ating akida. Meron pa rin relasyon sa ating way of life ang mga gawain niyan. Kasi unang-una ang mga sahaba ridwanallahu alaihim o mga propeta at mga sugo at mga sahaba ridwanallahu alaihim, kapag dumarating ang bagong taon, baliktad ang ginagawa nila. Ang mga tao nagdiriwang, nagpapakasaya, lahat ng kasiyahan ginagawa nila, tuwang-tuwa sila, masayang-masaya sila. Ang mga sahaba at mga tabiin, ang mga salaf, umiiyak sila kapag dumarating bagong taon. Nagsisisi sila na baka dumating sa kanilang kamatayan, wala silang nagawang kabutihan at haharap sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala silang hinandang kabutihan at daladalang kabutihan. So ang kanilang, pag dumating ang panibagong, alam mo, una-unang Hijriya o Muharram, sila ay umiiyak, hindi sila nagsasaya, hindi sila natutuwa. Baliktad na ginagawa ng maraming Muslim ngayon. Ito ang ginagawa ng maraming Muslim ngayon. Eh, hindi sa pag-aaral akida. Kaya nga sabi ko noong nakaraan, ang mga Muslim, dahil sa tinatawag nating talagang walang taadim, walang talagang pagbibigay ng mataas na pagtingin sa pagkaalaman ng Sharia o ng kitab at saka ng Sunnah, baliktad ang nangyayari sa ating mga Muslim. Tayo ay nagiging follower at modelo natin ang mga kupar, at tayo naman ay kalantang mga tagasunod. Hindi tayo naging modelo. Samantalang tayo ang khair na umma na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinili sa atin ang tayo ang pinakadakilang umma, tayo ang huling-huling umma na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na follower ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dapat tayo ang maging modelo nila, hindi sila ang maging modelo natin. Kaya lang, nakakalungkot. Dahil sa hindi natin pag-aaral ang ating akida, tayo ay follower at modelo natin ang mga kupar. Modelo natin ang mga kupar. Sabi rito ng Muallif Rahimahullah, Babu Qawlillahi Ta'ala. Ito ang pinaka, sabi nga natin, pinaka kuwa, napakatatag na aral. Mismo ultimo ang title na binigay niya sa atin, hindi title na galing sa kanyang sarili. Title, ha? Ang pinakaano lang dito, salitaan niya lang dito, Bab. Wala na eh. Sabi niya lang dito, Bab. Pero pagkatapos, Qawlillahi Ta'ala. In the saying of Allah, Tabarak wa Ta'ala. Qawlillahi, in the saying of Allah, the Most High. Ito ang pinakamatatag na katuruan. Na ang iyong ibibigay na payo, ibibigay na aral, hango talaga sa ayah. Hango sa kitab. Ang sasabihin lang, Wahabi, gano'n, Wahabi. Wahabi, gano'n. Pagkatapos sabi rito, wa qawlillahi ta'ala ay yusrikuna ma la yakluku shay'an wa hum yuklakun. Unang aya. Ang alip dito, istifham, ito ay patanong na Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng tao. Maging sa mga Muslim lahat, ayus rikuna. Maging ang mga Muslim may problema sa uluhiya, na mayroong tama, minsan may problema sa uluhiya,
May walang problema sa rububiyah. O may problema sa, walang problema sa uluhiyah at saka sa rububiyah. May problema sa asma wa sifat. Ayus rikuna. At lalong-lalong na sa mga kupar, sa mga musrikin at mga kapyo, sabi rito, kayo, bakit kayo nagtatambal? O bakit kayo nagbibigay sa akin ng kasama? Ulitin ko, ang ibig sabihin ng salitang shirk, shirk, nang ibig sabihin ng salitang shirk, yung tao na sumasamba sa Creator, sumasamba siya. Ito ang musrikin na tao. Sumasamba siya sa kanyang Creator at kumukuha pa rin siya ng katambal. Ang ibig sabihin ng shirk, kasama. Katambal o kapartner. Ang ibig sabihin ng salitang shirk. Kaya hindi talaga pwedeng matawag yan na tauhid. Kasi dalawa eh. May katambal. Hindi yan pwedeng matawag na tauhid kasi naging dalawa. Kumuha ka ng katambal. Either na yung katambal na ginagawa, inahandog mo ng pagsamba sa kanya o kaya naman either na ginagawa mo lang yung tagapamagitan. Dinadaanan mo. Inadaanan mo, alam ba, siyapa o kurba o anumang ginagawa mo dyan o tawassul. Wala yung, hindi, kahit palitan natin ang pangalan niyan, ang tawag pa rin dyan, shirk. Kahit ano tawagin natin yan, tawassul o siyapaa. O anong tawag natin dyan? Ang tawag pa rin dyan, shirk. Sumasamba pa rin tayo sa iba o nagkumukuha pa rin tayo ng kasama ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindi yan ikhlas na tauhid. Hindi yan ikhlas na tauhid. Kaya sabi nito, ayusrikuna. Ayusrikuna saan? Sa ibada. Tinutukoy ito sa ibada. Bakit kayo kumukuha ng iginagawa niyong kasama o katambal o partner ng Allah Tabarak wa ta'ala sa inyong pagsamba? Sa inyong pagsamba. Pagkatapos sabi, ano, binigay dito ang dahilan. Itong ayan na ito, ito ay pasok sa dalawang burhan o proof. Ito ay barahin sa akil at saka sa nakil. Nakil at saka akil. Kapag ginamit ng tao ang kanyang isipan, maintindihan niya itong nakil na ito, itong revelation na ito. Bakit kayo nagtatambal? Ang kinukuha niyo pa sa pagsamba sa akin, sabi rito, malayakluk. Unang-una, nakatangian ang inyong binibigay na katambal sa akin, wala siyang anumang nilikha. Wala siyang nilikha. Ultimo sa pinakamalit na nilikha dito sa darra na nilikha, hanggang sa pinakamalaki, liba kalangitan. Wala silang nilikha. Halimbawa, yung propeta, yung anghel, yung jin, yung demonyo, yung bato, yung patay na tao, yung awliya, yung salihin, yung santo, yung ano na yan, yung pope, o sino man yung ginagawa na sinasamba nila na maliba sa itinatambal, bato, ribolto, puno, ano ba, lahat ng baklukat. Lahat ng nilikha. Sabi rito, ng Allah Subhanahu wa ta'ala, wala silang nilikha. Layakluko. Pagkatabi rito, layakluko syai'an. Talagang nakira. Lahat ng iisipin ninyo na nilikha, may buhay man o wala, maliit man o pinakamalaking nilikha, walang ibang gumawa niyan. Kaya aklan, sabi nga natin, pamagitan ng isipan, ano ang hukom diyan? Na ang isang maklukat na walang nilikha, so hindi siya pwedeng sambahin. Ang pagsamba sa kanya ay batil. Ang pagsamba sa kanya ay butlan o batil o falsehood o kasinungalingan at ibig sabihin, kamangmangan. Nasaan ang isipan ng tao? Halimbawa, pag isipin ito, basahin itong ayat ito, kahit sa English, basahin ito. Bakit kayo nagbibigay sa akin ng katambal? Magmula sa inyong sinasamba na patay o buhay o ano man yan, mga nilikha na yan o Diyos na tinatawag ninyo na yan, na wala siyang nilikha. Sabihin nyo nga sa akin, halimbawa, ano bang nilikha niyan? Ultimo mismo kayo, hindi yan lumikha sa inyo eh. Ultimo mismo kayo, hindi yan ang lumika sa inyo. So kaya ito ang unang burhan, unang-una, isipan, pagkatapos, itong revelation mismo, walang revelation na nagsasabi ng ganito sa ibang aklat. Alam mo, Biblia na ginagamit ngayon, diba ba? Walang ganitong revelation na nagsasabi na naglilinaw, kumukuha ng atensyon ng tao at bubuksan ang isipan ng tao. Gamitin mo ang isip mo. Sabi dito, gamitin mo ang isipan mo. Ang iyong bang sinasamba mo o tinatambal mo sa akin, yung ginagawa mo ng Diyos, na galing lamang sa katulad mo,
Nanilikha ko lamang, sabi rito, bakit mo tinatambal sa akin? Wala siyang nilikha. Pagkatapos, sabi rito, pangalawang ano, Burhan? Wala, yes, sabi rito, wahum yuklakun. Unang-una, wala silang nilikha. Pangalawa, ano? Wahum yuklakun. Ang sabi siya sa akin? Sila mismo sila na sinasamba ninyo. Alam mo, bato, ribulto, baka, tao, patay, santo, propeta, banal na tao. Habi rito, wahum yuklakun. Kukunin na naman ang atensyon ng isipan mo. Sila mismo nilika katulad mo rin. Minsan nga, mas makapangyarihan ka pa doon si sinasamba mong Diyos. Alam ba, ikaw ay tao ka, insan ka. Sumamba ka sa ribulto, o sa baka, o sa estato, o sa patay. Kasi makapangyarihan ka ba? Meron ka pang kakayahan, meron kang isipan, buhay ka, nasasalita ka, nakagalaw ka. Samantalang yung isang ribulto, o estatwa, o patay, kapag may gumawa sa kanila ng, halimbawa, wala silang magagawa. Tapunan sila ng dumi, ihian sila, buhusan sila ng tubig. Lindol ba? Ha? Yung balita, matawa ko, lindol. Yung nadala ng lalaki, santo, Iligtas pa niya yung santo. Sa kaya sabi rito, wahum yuklakun. Sila mismo, kabilang din doon sa mga nilikha. Kaya ito, ang ano rito, unang jumla, pangalawa, nauna-una, sila ay walang nilikha. Pangalawa, nilikha din sila. Kabilang din sila sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya, kung sila ay isang nilikha, hindi sila pwede maging Diyos. Kung hindi sila pwede maging Diyos, hindi sila pwede sambahin. Wala silang karapatan o wala silang hukok ng ibada. Wala silang karapatan ng pagsamba. Pangatlong burhan, sabi rito, o kabar ng alas, wala yastatiuna lahum nasra. Ano sabi dyan? Brother Khalid, anong translation mo dyan? And if you call them to guidance, they follow you not. Hindi. It's the same for you. Whether you call them or you keep them. Wala yastatiuna lahum nasra. Hindi pa yan eh. Ah, 192? No help 92. Can they give them, nor can they help themselves. Wala silang... So pangalawa, sabi rito, pangatlong ano, burhan, sabi rito, o kabar ng Allah subhanahu, impormasyon na binibigay. Para buksan ang isipan natin ng mga tao, sabi rito, wala yastatiuna lahum nasra. Yung itinatambal nyo, kinukuha, ginagawa niyo ng Diyos, tinatawagan niyo, sinasamba ninyo, hindi kayo matutulungan. Ano bang tulong ang kailangan ninyo? Puntahan natin dito sa dunya. Halimbawa, kailangan, kayo ay naghihirap, kailangan nyo ng pagkain, kailangan nyo kalusugan, kailangan nyo ng kalusugan o kaligtasan. Lalong-lalo sa kabilang buhay. Hindi kayo maipapasok sa paraiso at hindi kayo maililigtas sa impyerno. Lalong-lalo na yung ano na yan, yung issue na yan, na pagliligtas sa, sabi nito, hindi nila kayo matutulungan. Kasi sila mismo, kailangan nila ng tulong. Sila mismo, kailangan nila ng tulong. Paano ka lang matutulungan? Paano kayo matutulungan? Eh siya nga mismo, kailangan niya rin ng tulong. Kasi kasama siya sa huhukuman. Kahit siya ay propeta, kahit siya ay baral na tao, kahit siya ay sino man, o siya ay kasama sa huhukuman. Wala ang pusahum yun sa room. O yan sa room. At maging yung sarili niya, hindi niya kayang tulungan. Halimbawa, kapag dumating sa kanyang kamatayan, hindi niya kayang iligtas. Kapag may dumating sa kanyang sakuna o kapahamakan, hindi niya kayang ano, iligtas ang kanyang sarili. Hindi niya kayang tulungan ang kanyang sarili. Ano mang uri na dumating, ipinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na bala o kapahamakan, hindi niya kayang iligtas o tulungan ang kanyang sarili. So yan ang mga burhan na nabanggit ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, sila ay walang nilikha. Pangalawa, sila ay nilikha lamang. Pangatlo, hindi nila matutulungan yung sumasamba sa kanila. Pang-apat, yung sarili nila mismo, hindi nila matutulungan dito sa dunya, lalo-lalo na sa akhirah. Hindi nila matutulungan. Kaya, ano ang ano dyan? Ano ang makukuha nating ano, na sa ating may tamang isipan, sari na ukol? Ibig sabihin, butlan ang pagsamba sa mga, o kasinungalingan ang pagsamba sa mga huwad na Diyos. So, hindi sa isang creation lamang o sa isang kalko maklukat. Sumunod na ayah sa Suratul Fatir,
Sabi, wa qawlillahi ta'ala, walladina yad'una min duni. Sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, walladina yad'una min dunihi. Yung mga taong nagdudua o tumatawag o nagdadasal o nag-iimbok o nagsusupplicate. Yung mga sabihin natin sa hindi mga Muslim, matawag nila doon sa supplication o pagtawag o paghingi ng tulong. Sa mga Muslim naman, dua. Yung inyo mga tinatawagan o hininga ng tulong, mindunihi, nang maliban sa Allah Subhanahu, nang maliban sa Creator, nang maliban sa naglikha sa inyo, o nang maliban sa nagbibigay ng lahat ng kailangan nyo, mayamlikuna min kitmir. Kanina, ang binigay doon, wala silang nilikha. Sila nilikha alin lamang. Pagkatapos, dahil sa kanilang pagiging weak o daip o talagang walang kakayahan, hindi na kayang gumawa ng anumang bagay, kahit anong pag-aari dito sa mundo, wala talaga silang pag-aari. Kasi talagang katotohanan ng isang Bani Adam, dumating dito talaga walang pag-aari. Wala siyang property. Tapos lilisan dito sa mundo, lilisan din siya dito sa mundo na wala rin siya daladalang property, hindi siya kanyang baunin sa kanyang hukay. Kaya sabi rito, yung inyong tinatawagan o dinadasalan o sinasamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa Creator, la yamliku syai'an. Mayamlikuna min kitmir. Mayamlikuna min kitmir. Wala silang pag-aari kahit kitmir. Kung puntahan natin yung buto, huwag natin gamitin yung dates, buto. Buto, halimbawa buto, nawa. Buto. Meron dong yung buto, meron nakabalot pa rin na parang yung cellophane na ano, plastic. Oh, para ano. Yun ang kitmir. Yun ang kitmir. So may mga buto na mayroong kitmir. Sa Arabic, ang tawag niya sa kitmir na yan, ang tawag niya na lupapa o lipapa. Sabi ko ng mga Arab, lupapa. Lupapa na nakabalot doon sa nawa. Nawa, ibig sabihin sa buto. Sa buto. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, yung buto nga, wala kayo pag-aari. Puntahan niyo pa yung nakabalot na yun, wala kayo pag-aari. Ang tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi nga rito, magmula sa pinakamaliit na property o pag-aari hanggang sa pinakamalaki. Hindi nyo kayang angkinin na kayo ang may-ari niyan, lalo na yung langit at lupa. Lalo na yung inyong sarili, wala, hindi nyo pag-aari. Pagkatapos, binanggit pa rito yung kitmir. Ang kitmir, ito talaga ang tinutukoy na kitmir ay yung nakabalot sa buto ng dates, ng tamar. Address ito sa mga Arab dahil ang propeta na tumanggap ng Quran, Arab, lalo na yung mga nakikinig na nagpapasa nito sa mga taong sa darating na panahon. Na, kaya, sabihin nga natin, halimbawa, yung mga hindi mga Arab, pag nalinig nila itong challenge na ito, wala kayong pag-aari kahit yung nakabalot sa buto ng dates. Eh may mga tao hindi nga kilala yung dates eh. Kailangan pumunta sa Arabia o sa paano, bumili lang din, ano yung dates na yan? Pagkakos tingnan nila yung dates na yan, sinasabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, na yung nakabalot na yan na parang plastic. Walang sino mang nilikha na may pag-aari ng katulad yan. Nasa loob na katago. So binanggit natin, kung may mga ibang tao, akala buto lang, wala nakabalot, may nakabalot pa. May mga ibang tao, akala pag, alam mo, bunga, pagkatapos, buto na. Nabanggit dito na Allah subhanahu wa ta'ala, meron pang nakabalot. Meron pa nakabalot. Habi rito, wala kayo pag-aari kahit kitmir. So anong pinakaano dito, ang pinaka-evidence o kabar na Allah subhanahu wa ta'ala, ang inyong sinasamba o tinatawagan na maliba sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang anumang pag-aari sa kalangitan at kalupaan. Wala silang bakit yung sila ginagawa ng Diyos? Bakit yung tinatambal sa akin? Wala silang pag-aari. Mismo yung puno ng dates na bumubunga, hindi lang pag-aari yun. Lalo na yung buto. Lalo na yung bunga nun. Pagkatapos, sabi nito, in yaduhum layas mauduaukum. At kapag tawagan ninyo yung mga huwad na Diyos na yan, di ba yung ribulto, yung baka, yung patay na banal na tao, o yung absent na, sabi nito, hindi nila naririnig ang inyong panalangin. Di ba yung mga ribulto, mga estatwa, hindi nila naririnig. O si Jesus, wala ngayon. Si Mary, wala sila. Hindi nila naririnig ang inyong panalangin. Sabi nito, layas mo o dua akong.
Walau sami'o, at kung naririnig naman ng mga taon, halimbawa, may mga taong dumatawag doon sa mga jinn. At kung naririnig nila ang inyong panalangin, sabi rito, mastajabu lakum, hindi nila kayang tugunin o ipagkaloob ang inyong kailangan. Ito naman ang ano, hindi nila kayang ipagkaloob ang inyong kailangan. Kasi meron talagang mga hinihiling ang mga tao na hindi kayang ipagkaloob ng huwad na Diyos o ng isang nilikha lamang. Sumunod, wayawmal kiyama yakpuruna bisirkikum. At pagdating ng yawmal kiyama, sa araw ng paghuhukom, tatanggihan nila, hindi nila, sasabihin nila, hindi ko tinuro sa inyo na, hindi nyo sinabi sa inyo na, sambahin nyo ako, itambal nyo ako sa Diyos o sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa tunay na Creator. Hindi ko sinabi sa inyo yan. Habi rito, yakpuruna bisirkikum. Ididenay nila, i-reject nila. I-reject nila kayo. Wala yun nabiyo ka mitlo kabir. At sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga impormasyon na yan, detalyeng impormasyon tungkol sa mga pangyayari o tungkol sa kaalaman, tungkol sa tamang pagintindi o tamang pangunawa kung sino ang Diyos na dapat sambahin at sino ba talaga ang tunay na Diyos, walang magbibigay sa iyo ng kumpleto at detalyeng impormasyon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang Quran. Ang Quran na yan. Kaya ang pag-aaral ng aya ng Quran, word for word, ito ay magdududot sa atin ng maraming kaalaman. Inshallah, hanggang dito lang tayo. Wassalamu alaikum.